Nainlove ka na rin ba sa mga classic bike? Maraming naghuhumaling ngayon sa mga classic bikes. Katulad ng mga scooter type, underbone, o yung mga pan-tricycle na minomodified nila going to cafe racer. Katulad nitong motor na itong nasa likuran ko. Pagmamay-ari ito ng kapatid ko. Hindi ko alam o napapaisip kung ano ba talaga ang main reason. Siguro na in love. Isa na ako sa mga na in love or na love at first sight. Katulad na to sa Vespa 150 PX. Ang Vespa PX ay pinatatakbo ng two-stroke engine na may 8 fuel tank capacity at may 150cc engine displacement. At kung tatanungin nyo, bakit parang may pedal sa may footboard? Yun ang foot brake na pinapagana ng drum brake system tulad ng front brake niya. Nagsimula ang Vespa sa bansang Italy after ng World War II. At ang biyesa nito ay nagmula sa isang landing gear ng eroplanong Mussolini's. Nagawa ng isang Italiano, aeronautical engineer na si Corradino di Ascanio noong 1946. So, ito yung mismong manibela ng Vespa PX 150. So, kung mapapansin nyo, meron ako ditong lever, meron mga number 1, 2, 3, 4. So, itong motor na to, manual. Kahit mukha siyang scooter, pero manual. So, ang tawag dito, grip clutch. So, kung meron kang badyan, RE, yung mga tok-tok, yan. Madali mo itong maneho. Pero kung marunong ka naman sa manual, walang problema. At kung mapapansin nyo, itong nasa baba na to, yan yung brake, foot brake para dun sa rear. Ayan. And then syempre, itong lever na to, nung nasa kanan, brake para sa harapan, at itong lever sa kaliwa, yung clutch para mapihit natin na to. So tara, try natin mag first gear. Okay? So first gear natin, press mo lang yung ano, yung lever, and then you need to iikot mo siya ng pataas. Yan, yan, naka first gear na tayo. So once na release mo, automatic yan, aandar na. Ayan. So yan, umaandar na tayo. So yan, second gear tayo. So kailangan natin itutok doon sa number 2. Sa una nakakalito, pero habang tumatagal na nakakabisado mo na. Kumbaga sa una napapatingin ka o na every time na mag-shift ka or mag-change ka na ng cambio. Pero ako sa ngayon, medyo sanay na ako, so hindi na ako tumitingin, natatansya ko na yung ikot nung mismong shift. So third shift tayo. Ayan, para medyo mag-smooth yung makina. Kasi mararamdaman nyo na medyo hirap or medyo para bang di maganda yung tunog. Ayan. So, iikot na rin tayo. So, pasyal-pasyal. So, dahil itong Vespa na to, nilalabas ko lang twice a week. Ayan, para mapangalagaan ko lang yung mismong langis doon sa mismong makina. At syempre, yung mismong baterya. At ako nga pala, hindi ito 4-stroke. 2-stroke tong motor na to. So, medyo mas mura yung maintenance. Bali 2T ang ginagamit dito for 2-stroke. Tama ba main love sa classic bike tulad ng Vespa na alam natin na may kamahalan na hindi lahat ng rider ay afford bumili ng ganitong klaseng motor? Pero may ibang brand na abot gaya ng kapwa rider natin na nais mag-classic bike. So, hanggang sa muli, sana'y nagustuhan nyo ang aking video at huwag kalimutan mag-like or mag-comment at syempre mag-share. And mag-follow na rin kung di ka pa naka-follow. Maraming salamat. Hanggang sa muli.